Who's that girl? Hindi na timping tanong ni Franco sa groom na kanyang pinsan sa mother side. Dumalo kasi siya sa kasal nito na sa isang 5-star hotel ang venue. She's Riza Salazar. Isang cover singer siya sa social media. Hinahangaan siya ng wife ko kaya naisip niyang imbitahan kumanta sa kasal namin. Ang ganda ng boses niya, di ba? Tura naman ni Andre. Tumango siya. Sobrang ganda ng boses niya. Ang sarap pakinggan, malamig. Para akong nakikinig ng anghel na kumakanta. Hindi na maalis ang titig niya sa dalaga. Bukod sa maganda nitong boses, ang amo rin ng muka. Nadistract siya sa nakakalokong tawa ni Andre. Nakarinig ka na ba ng anghel na umaawit? Biro nito. Siniko niya sa braso ang pinsan. I mean, ang heavenly ng voice niya. Ang sarap pakinggan. Follow mo ang social media account niya. Sumisikat na rin siya. May mga singing gig na rin. Una siyang nakilala sa trending song cover niya. Kinanta niya yung Heaven by Bryan Adams. Sobrang ganda ng atake niya sa kanta. Nabigyan ng bagong bihis. Dinukot niya sa bulsa ng kanyang pants ang cellphone niya at hinanap sa social media ang account ni Riza. Na-follow ka agad niya ito at nag-subscribe sa channel nito. I found her accounts. Anya. Panoorin mo ang videos niya. Papahanga ka ng sobra. I will. Matapos kumanta ng singer ay nagpasama si Franco kay Andre at nilapitan si Riza na nasa gilid ng stage. Nang makita siya'y natulala ang dalaga, titig na titig sa kanyang muka. Hi Riza. Kaswal niyang bati rito. Ikaw si Franco Montana, hindi po ba? Eksaheradong tanong nito. Yes, ako nga. Napatakip ng palad sa bibig ang dalaga at obvious ang pananabik sa mga mata nito. Maging ang kasama nitong babae ay kinilig. Nauna pang lumapit sa kanya at nagpa-picture. Pwede ba kitang makausap sandali, Riza? Maya-maya ay tanong ni Franco. Tulala pa rin ang dalaga. Kinalabit lang ito ng babaeng kasama nito. Bakit niyo po ako kakausapin? Natatarantang tanong nito. Napangiti ang binata. Nagustuhan ko kasi ang pagkanta mo. At baka pwedeng imbitahin ka rin kantahan ng mami ko sa 60th birthday niya. Next week na kasi yun. Sure po. Mabilis nitong sagot. Can I have your contact number? Opo, save niyo po. Nang sambitin nito ang contact number nito, ay kaagad niyang naisave sa cellphone. I'll call you for more details. Thank you, Riza. Tumango lang ito. Bumalik din si Franco sa inuukupang lamesa. Samantala, tila nananaginip pa rin si Riza at wala sa wisyong nag-aayos ng gamit sa kanyang bag. Nasiko na naman siya ng pinsang si Ira sa braso. Hoy, napano ka na riyan, Riza? Napapiksi pa siya sa pagkagulat. Eh kasi naman, insan, si Franco Montana yun. Kinausap niya ako at inibita pang kantahan ng mother niya. Totoo ba to? Sampalin mo nga ako, baka ilusyon lang to. Sinampal nga siya ni Ira sa pisngi pero mahina lang naman. Hindi to panaginip, insan. Kahit ako hindi rin makapaniwala. Nahug ko si Franco. Ang bango niya at mas pogi si personal. Naganda haba na ang leeg niya kakahanap kay Franco. Wala na ito sa inuukupan nitong lamesa. Nagsiuwian na rin ang ibang bisita. Umalis na ata siya, Ira. Siyempre hindi yun magtatagal dito. Nakiusyoso ako. Pinsan pala siya ng groom. Talaga? Oo. O siya, uwi na tayo. May naibalot na akong food. Humagigig pa si Ira. Tinapik niya ito sa kanang braso. Nakakahiya ka. Nakikain ka na nga, nag-take out ka pa. Sayang kasi, ang dami pang pagkain sa buffet. Nakuha na niya ang bayad ng bride sa kanyang serbisyo kaya nagpa siya na silang umuwi. Alas 10 na ng gabi kaya lumulan na sila ng jeep pa uwi. Pagdating naman ng bahay ay sumalubong ang kanyang ina. Ginabi na kayo anak ha, bungad ni Rosenda. Maagang naulila sa ama si Riza kaya ang ina lamang niya ang tumaguyod sa kanya. Nag-iisa lamang naman siyang anak. Ang dami kasing request na kanta ng bride ma. Pagal siyang lumuklok sa sofa na yari sa kawayan. Eh di malaki ang bayad sa'yo. Nagdagdag po ng 10,000 ang bride. Siya nang nagbigay ng presyo ko na 30,000. Madadagdagan na ang ipon ko sa bangko. May papaayos ka na rin tong bahay natin. Bumakas naman ang tuwa sa mukha ng ginang. Nakakatuwa naman anak. Dahil sa pagkanta mo ay matutupad na rin ang pangarap ng papa mo na maipaayos tong bahay. Opo, at saka maliit mong tindahan ay palalakihin natin. Malaki na rin ang kinikita ko sa YouTube channel at Facebook ko.
dahil yun sa nag-trending kong song cover, wala na akong pake sa mga taong walang bilib sa akin. Talaga? Pinagpapala ka talaga ng Diyos dahil sa kabutihan ng puso mo, anak. Tama yan. Gantihan mo ng tagumpay ang mga taong nagda-down sa'yo. Umapila naman si Ira. Totoo po yan, tiya. Huyo sila ngayon sa atin. Anito sabay halakhak. Pumasok na ito ng kusina dala ang hinablot na pagkain mula sa kasal. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Riza nang maisip ang aktor na si Franco. May good news pa ako, ma. Eksaherado niyang batid sa ina na abala sa pagsinop ng hinubad niyang sapatos. Ano yun, anak? Kanina nilapitan po ako ni Franco Montana. Mga humarap sa kanya ang ginang. Yung sikat na artista? Opo, kinuha nga niyang contact number ko. Inibita niya akong kantahan ng mami niya sa birthday daw. Wow, totoo ba yan, anak? Totoo po, ma. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Hindi mo ba kilala ang mami ni Franco? Hindi po. Artista rin po ba siya? Sikat siyang singer noong dekada 80. Kaso nagkaroon ng scandal noon at naakusahang nagnakaw ng katanang ibang artist. Na-depress siya at nagkasakit. Wala na nga akong update sa kanya. Huling balita ko ay na-stroke raw si Francesca. Yun ang ginagamit niyang pangalan sa showbiz pero totoong pangalan din niya. Francesca Alvarez po ba? Nasasabik niyang tanong. Oo, apelyido niya sa pagdadalaga ang Alvarez. Marami siyang pinasikat na kanta noong araw. Kilala niya ang singer pero hindi ang mukha nito. May ilang kanta rin ito na inawit niya dahil request ng subscribers niyang matatanda. Nanay po pala ni Franco si Francesca? Anya. Oo, at ang swerte mo dahil makikita mo siya ng personal, anak. Idol namin yun ang tatay mo noon. Automatic na nakaisip naman siya ng sorpresa upang mapasaya ang nanay niya sa nalalapit din nitong kaarawan. Maya-maya ay nagtawag na si Ira ng kakain na. Sabay na sila ng ginang pumasok ng kusina at kumain. Ginutom na siya dahil tikim-tikim lang ang ginawa niya sa party. Linggo ng hapon ay isinama ni Riza ang kanyang ina sa bahay ni Franco na hindi ito aware sa pupuntahan. Nagtaka pa ang ginang. Saan ba tayo pupunta, anak? May singing gig ka ba? Tanong ni Rosenda. Opo, ma. Nakangiting turan niya. Pinagsuot pa niya ito ng bughaw na dress. Kasama pa rin nila si Ira. Nakiusap siya kay Franco kung pwedeng isama ang mama niya. Pumayag naman ang binata. Lula na sila ng jeep papuntang Alabang, kung nasaan ang address na ibinigay ni Franco noong nag-text ito sa kanya. Naku naman, alam mo namang ayaw na ayaw kong tumatambay sa mga events. Kayo na lang sana ni Ira ang nagpunta. Reklamo ng ginang. Huwag po kayong mag-alala. Hindi sa bar o piyesta ang pupuntahan natin. Private event lang to ng isang pamilya. Siguraduhin mo lang na hindi ako maiinip. Uuwi ka agad ako. Hindi po, magtiwala lang kayo sa akin. Tumahimik din ang ginang. Hindi niya ito binigyan ng update tungkol sa imbitasyon ni Franco para masurpresa niya. Pagdating naman sa isang executive subdivision, ay pinakita pa niya sa gwardiya ng gate ang appointment note niya mula kay Franco. Naisend ito ng binata sa email niya. Malapit sa main gate ang bahay ni Franco kaya naglakad lang sila. Sino ba ang client mo, anak? Tanong ni Rosenda. Secret po, ma. Nako, kinakabahan ako riyan sa pasikre-sikreto mo na yan, ha? Relax lang kasi kayo. Hindi ko naman kayo ililigaw. Natawa ang ginang maging si Ira na sumimsim ng milk tea. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ng dalaga nang matagpuan nila ang bahay ni Franco. Nag-text na siya sa binata at sinabing naroon na sila sa labas. Maya-maya ay may ginang na lumabas ng gate. Magandang hapon po. Ako po si Riza Salazar. Pakilala niya. Tuloy kayo. Walang abog na sabi ng ginang. Binigyang daan sila sa maliit na gate. Nauna siyang pumasok at namangha sa malawak na espasyo sa harap ng dalawang palapag na bahay. May tatlong kotse na nakaparada sa parking area. Sumunod kayo sa akin. Wika ng ginang. Sumunod naman sila rito hanggang sa malawak na lobby ng bahay. Tahimik doon pero pagpasok sa indoor garden ay nalula sila sa ganda. May indoor swimming pool din doon. Ito pala ang venue ng party. Ang ganda naman dito, anak. Ang yaman naman ng client mo. Manghang sabi ni Rosenda. Hindi lang po mayaman ang client ko. Sikat pa. Pagyayabang niya.
Namimilog ang mga matang tumitig sa kanyang ginang. Tila may ideya na ito kung sino ang client niya. Maya-maya ay namataan niya si Franco na nakasuot ng black suit. Tulak-tulak ang ginang na nakaupo sa wheelchair na nakasuot ng abuhing dress. Sila po ang kliyente ko, ma. Sabi niya habang titig na titig kay Franco. Tila ba may paru-paro na nagliliparan sa kanyang sikmura at dibdib dahil sa pananabik? Hala, si Franco yan at Francesca, anak! Bulalas ni Rosenda. Nabaling ang tingin ng dalaga sa mukha ng ina na nag-uumapaw ang tuwa. I'm glad you came early, Riza. Sabi ni Franco nang makalapit sa kanila. Opo, inikahan namin para makapaghanda ako. Anya. Thanks. Ito nga pala ang mami ko. Dati rin siyang singer pero matagal nang tumigil. Hello po. Ikinagagala ko po kayong makilala ng personal, ma'am. Idol po kayo ng parents ko. Isinama ko po ang mama ko para makita rin niya kayo. Pa-birthday ko na po ito sa kanya. Sa Martes naman po ang birthday niya. Bumakas sa mukha ng ginang ang saya. Napangiti ng malapad. I'm happy to meet you, Riza. Utal na sabi ng ginang. Since I stopped singing, my son never admired another singer. Dagdag pa nito. Wari lumapad ang puso ni Riza sa hindi matatawarang paghanga ni Franco sa boses niya. Nawala ang focus niya sa ginang at napalipat kay Franco. Ang nanay niyang kumausap sa ginang. Salamat po sa pag-appreciate sa boses ko, Sir Franco. Anya. You deserve my appreciation, Riza. And please call me Franco. Sige po. Alisin mo na rin ang po. I'm just 30 years old. Matanda ka lang pala ng 3 taon sa akin. Good news. Lumapad ang ngiti ng binata. While we're preparing the food for tonight, you can rehearse first. Nakabisado mo ba ang binigay kong piyasa ng kanta mo from my mother's collection? Anito. Oo. Mabilis ko nga nakabisado ang mga kanta ng mami mo kasi alam lahat ni mama. May album ang mami mo na naitabi ni papa kaya napakinggan ko. Good. Pwede ka namang mag-break kung medyo nanunuyo ng lalamunan mo. I'll provide some drinks for you. Nakahanda na rin ang gagamitin mong instrument. Can you play piano? Gitara lang ang alam ko eh. Walang problema. I also invited the band for you. Namangha siya at sinuyod ng tingin ang mga taong nag-aayos ng musical instrument sa munting entablado. Kilalang banda ang naroon. Excited na akong kumanta. Kinikilig niyang sabi. Nang muli niyang harapin si Franco ay natigilan siya nang maaktuhan na titig ito sa kanya. Nakangiti. Wari napangiti rin ang kanyang puso. Kumislot lamang siya nang bigla siyang lapitan ng kanyang ina na naluluha. Mahinang hinampas siya nito ng pamaypay sa kanang braso. Ikaw talaga anak, bakit hindi mo sinabing makakaharap natin ng idol kong singer? Natawa siya. Sorpresa po kasi yun ma, ito na ang gift ko sa'yo. Tuluyang napaiyak ang ginang at yumakap ng mahigpit sa kanya. Maya-maya ay niyakap din ito si Franco at hinalikan sa pisngi. Magsisimula na akong mag-rehearse. Paalam niya kay Franco. Sige, galingan mo. Anito. Malapad siyang umiti. Pagkuhan ay lumapit na siya sa grupo ng banda. Makalipas ng halos 1 oras na rehearsal kasama ang banda ay nagsimula na rin ng party. Maraming bisitang dumating, mga bigating artista rin. Habang kumakanta ay hindi maalis ang tingin ni Riza kay Franco nakatabi sa lamesa ang ina. Kinalabit siya ni Ira nang matapos ang 1 kanta. Nasa likuran lang niya ito. Bakit? Takang tanong niya sa pinsan. Tingnan mo, dumating ang ka-love team ni Franco. Kinikilig nitong sabi. Napatingin naman si Riza sa pwesto ni Franco. Katabi na nito ang sikat na aktres, si Diana Suarez. Otomatikong natigil ang delusyon niya at nahalinhan ng pagkadismaya. Expect na nating narito siya. May kasama pa silang taga-media. Anya. Siyempre, para may ma-update sa fans. Lalo tuloy mag-iisip ang fans na nagkakamabutihan na sina Franco at Diana. Sobrang bagay naman kasi sila. Kaso hindi ko gusto si Diana para kay Franco. Maarte. Bagay nga sila. Walang sigla niyang wika. Kahit naman magdelusyon siya ay malabong magugustuhan siya ng isang Franco Montana. Inihanda na lamang niya ang sarili para sa susunod na kanta. Alas 8 ng gabi natapos kumanta si Riza. Kumain pa sila at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makausap si Franco. Naibigay na rin ito ang bayad sa kanyang serbisyo.
Uwi na tayo, anak. Ako'y antok na. Yaya na ni Rosenda. Nag-alangan pang umalis ang dalaga at umaasang makakausap pa si Franco. Busy na kasi ito sa pag-aasikaso sa mga bisita. Sige po, inaantok na rin ako. Anya. Sumunod na siya sa ina at pinsan. Kung kailan palabas na sila ng bahay ay saka naman humabol si Franco. Wari lumundag ang puso ni Raisa sa galak nang makita si Franco na tumatakbo patungo sa kanila. Sorry if I wasn't able to entertain you. Inasikasi ko kasi ang mga kaibigan ni Mami na mga artista. Ani Franco. Naku, wala yun Sir Franco. Hindi naman kami importanteng bisita. Anya. No, I invited you here. So you're my responsibility. Huwag niyong isipin yun. Bilang part-time singer, alam ko na ang limitasyon ko sa ganitong imbitasyon. At saka, bayad yun ako. Tipid na ngumiti ang binata. Thank you for understanding, Raisa. Salamat din sa napakagandang performance. Sobrang natawa ang mami ko. Gusto pa nga niyang imbitahin ka ulit eh. Sobrang best ko na sa isang beses na imbitasyon niyo. Salamat din sa tiwala, Sir Franco. Wait, may sasakyan ba kayo? Pagkuha na'y tanong ni Franco. Wala eh, sumakay lang kami ng jeep kanina. Kung ganun eh, papahatid ko na kayo sa driver ko. Hindi na siya nakatanggi dahil tinawag na ng binata ang driver nito. Nagpaalam na lamang sila rito. Isang linggo pa ang lumipas. Naging abala si Raisa sa pagla-live sa kanyang social media pages. At habang naka-live sa Facebook, ay pinasuan ni Franco ang video. Nawindang siya dahil naka-follow ito sa kanya. OMG! Tili niya matapos ang halos isang oras na live. Anong problema, girl? Tanong ni Ira na nagre-record ng video niya para naman sa YouTube channel. Insan, pinusuan ni Franco ang live ko. Hoy, talaga? Naka-follow ba siya sa official page mo? Sinilip ni Ira ang video. Isa rin kasi ito sa admin ng kanyang page. Oo. Baka fan account lang yan, ha? Upang makasiguradong si Franco nga ang pumuso sa video niya, nag-stalk siya sa mismong account nito. Naka-private ang account pero may 1,000,000 followers. Maya-maya ay bigla itong nag-send ng friend request sa personal account niya na nakatag sa page. Tumili na naman siya. Confirmed! Account nga to ni Franco! Nagulantang siya nang magbukas ng video call si Franco. Ilang sandali pa siyang tulala kahit na-accept na ang tawag. Hi, Raisa. Nakangiting bati ni Franco. Nakadapa ito sa kama. Puting t-shirt ang suot. Hello, Sir Franco. Formal niyang tugon. Thank you for accepting my friend request. I can't stop listening to your cover songs. Naging pampatulog ko na sila. Natatanggal ang pagod ko habang nakikinig sa mga cover mo. Napatakip siya ng palad sa bibig upang wag lumaya ang kanyang tili. Maging si Ira ay napigil ang tili. Salamat pero masyado mo namang pinalalapad ang atay ko. Natatawang sabi niya. Mahinang tumawa ang binata. Maniwala ka sa sinabi ni Mommy. Wala na akong ibang hinahanga ang mga awit maliban sa kanya. Hanggang sa dumating ka. Iba ang atake mo sa bawat kanta. You have an angelic voice that is good for people who love listening to a smooth melody. Hindi mo kailangan bumirit para mapahanga ang nakikinig. You deserve more recognition, Raisa. Nako, sa dami ng magagaling na singer, maliit lang ang chance ako na sumikat katulad ng mga hinahangaan kong singers. That's not impossible, Raisa. Kailangan mo lang ng suporta at tamang tao na mag-handle sa'yo. Alam kong nangangarap ka rin makilala sa music industry. Aba, oo. Bata pa lang ako ay pangarap ko ng maging singer. Kumakanta rin kasi ang tatay ko noon. May banda siya. Nasaan pa lang tatay mo? Umusisa na ang binata. Inalipin naman siya ng lungkot nang maalala ang ama. Namatay ang tatay ko nung 10 taon ako. Nagkaroon siya ng bone cancer. Oh, sorry to hear that. Naging inspirasyon mo pala ang tatay mo. I'm sure sobrang saya niya sa mga achievements mo. Sure yan. Kahit hindi na ako sumikat ng husto, basta makilala lang ako bilang singer at mas maraming makarinig sa boses ko. Ituloy mo lang ang ginagawa mo, Raisa. Pero baka interesado ka. May kaibigan akong music director at producer. And he has a recording studio. May sikat na singers na rin under sa kanila. Actually, na-share ko sa kanyang ibang cover songs mo sa social media. Nalaki ang mga mata ng dalaga. Hala, hindi pa ako handa sa recording, Sir Franco. Hanggang cover at live singing pa lang ako. Natawa si Franco.
You're underestimating your talent, Riza. Bihira ang singer na perpekto ang pangkanta sa live performance without proper training and rehearsal. Sa pagkanta mo palang sa birthday ni Mommy, wala akong makitang mali. Hindi ako naniwala na 3 days ka lang nagsanay sa 4 na kantang ibinigay ko. Maiiksi lang kasi ang kanta ng Mommy mo at Tagalog, kaya hindi mahirap kantahin. But you sang better in English songs. Kaso, mahina ako magkabisa ng English lyrics. Medyo mapuro lang utak ko sa English. Nahahawa siya sa ganda ng ngiti ni Franco. Hindi niya namalaya na napahaba na ang usapan nila. Iniwan na siya ni Ira sa kwarto na ginawa niyang recording studio. Inaanto ka na ba, Riza? Maya-maya ay tanong ni Franco. Hindi pa naman, pero nangangawit na ang balakang ko kakaupo. You can take a rest. Pero may tanong muna ako. Ano yun, Sir Franco? Well, first cut the sir. Inalis mo lang ang po at opo pero sinasir mo pa rin ako. Hindi mo na ako kalayan kaya Franco na lang. Sige, Franco. Ano pala ang tanong mo pa? Do you have a boyfriend, Riza? Nawindang siya sa tanong ni Franco. Pero hindi siya nagpahalata. Wala pa since birth. Same pala tayo. Napamulagat siya. Seryoso? As in, wala kahit sa showbiz? Ano pala yung mga naging showbiz partners mo noon? Umiling ang binata. Puro rumor lang lahat yun. Bukod sa ayaw ko makipagrelasyon sa kapwa ko artista, wala rin akong time makipagdate. Nung nagsisimula pa lang kasi ako sa showbiz, sobrang pilis ng pagpasok ng opportunity sa akin. Kaya sobrang busy ng schedule ko. Ngayon ba, wala ka pa rin time makipagdate? Meron naman, pero hindi rin madaling makahanap ng babaeng matino. Perfectionist ka siguro. Mahina siyang tumawa. Medyo. Naging practical lang ako kasi nag-iwan ng trauma sa akin ang nangyari sa pamilya ko. Kahit umiinit na ang pang-upo ng dalaga ay hindi niya magawang putulin ang usapan nila ni Franco. Ano bang nangyari sa pamilya mo, if you don't mind me asking? O sisa niya. It's okay. Anyway, since my parents were both in showbiz before, I noticed how challenging their relationship was. Actor at movie director ang dad ko. American-Filipino siya kaya attractive sa mga babae. Natukso siya sa ibang female artist. May damuntis na artista at binanindigan. Naghiwalay sila ni mommy at nag-migrate sa US edad. Ang mom ko naman, may nakarelasyong singer din na may asawa. Karamihan naman ang nasa showbiz ay mga ganoong issue. At natakot ako na baka walang pangkaraniwang babae ang tatanggap sa akin. Baka isipin niya na wala rin sa akin ng loyalty. Hindi ko rin naman sila masisisi. May choice ka naman. Pero tama ka, kahit ako'y naisip na mahirap makipagrelasyon sa isang sikat na artista. May mga artista naman na may non-showbiz na asawa at maayos ang relasyon. Nasa inyo rin naman kung magloloko kayo. Sabi nga, cheating is a choice. Napangiti si Franco. You're right. Curious din ako kung bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend. May issue ka rin ba sa relasyon? Tumabang ang kanyang ngiti dahil sa tanong ng binata. Wala naman. May goal kasi ako. What goal? Natatawang tanong ni Franco. May promise ako sa papa ko. Sinabi ko noon bago siya namatay na hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakakakanta sa entablado ng noontime show ng sikat na TV network. Wow, challenging nga yan. Mukhang kailangan mo na talaga makakanta sa stage ng TV network. I can help you make it possible, Riza. Nakakahiya naman. Baka mabato ako ng kamatis ng mga audience. Trust me. Bibigyan kita ng update kung anong desisyon ng kaibigan ko, music director at producer. Bigla siyang nasabik ngunit bahagyang kinabahan. Salamat na agad, Franco. Once nakakanta na ako sa stage ng TV network, ikaw ang unang makakaalam na may boyfriend ako. Tatawa-tawa lang ang binata. Pagkuhan ay nagpaalam na ito. 3 araw ang nakalipas nang muling mag-chat si Franco kay Riza. Pinasa nito ang imbitasyon ng kaibigan nitong music producer. Pinapupunta siya nito sa RM Music Studio sa Quezon City. 8:00 pa lamang ng umaga ay umalis siya ng bahay lula ng taxi. Pagdating sa studio ay sinalubong siya ng matangkad na babae. Nakasuot ito ng black socks at gray blouse. Hi, do you have an appointment here? Tanong nito. Good morning po. Pinapunta po ako rito ni Sir Ramon. Ako po si Riza Salazar. Anya. Napatingin ang babae sa hawak nitong itim na folder.
Oh, isa ka pala sa na-refer sa boss ko na singer. Sumunod ka sa akin. Kaagad naman siyang sumunod sa babae. Iginiya siya nito sa third floor lula ng elevator. Pagdating sa third floor ay tumuloy naman sila sa silid na purong salamin ang dingding. Maupo ka muna, Miss Riza. Hintayin lang natin si boss. Parating na yun. Wika ng babae. Lumuklok naman siya sa couch at hindi mapakali ang paningin. Napapaligiran siya ng mga kasangkapang ginagamit sa pag-record ng kanta. Maya-maya ay may dumating na matangkad na lalaki. May edad na at may katabaan. Nakasuot ito ng itim na polo at denim pants. Good morning, sir. Narito na po ang na-refer ni Sir Franco na singer. Sabi ng babae sa kararating na lalaki. Napatayo naman si Raisa at bumati sa lalaki. Nahula niya yung may-ari ng recording studio. Magandang umaga po. Ako po si Raisa Salazar. Pakilala niya. Sinuyod pa siya ng tingin ng lalaki pero maya-maya rin ay napangiti. Hi Raisa, I'm Ramon Gualvez. Mabuti naman at maaga kang pumunta dahil may lakad ako before lunch. So, are you ready? Ho? Para saan po? Natatarantang tanong niya. May nakahanda akong kanta na aaralin mo at susubukan ko rin kung fit sa boses mo. Magre-record na po ako ng kanta? Hindi pa ngayon. Kabisaduhin mo muna ang lyrics at saka natin aregluhin ang tono. Sa ngayon ay gusto ko marinig ang live vocals mo. We're going to record the song to test your voice quality. Naintindihan mo ba? Matabang siyang umiti. Akala ko po pinupunta niyo ako rito para sa interview. Umiling ang Ginoo. May tiwala ako sa tasting Franco pagdating sa musika. Bihira siyang umanga sa mga awit kaya bigla akong na-excite sa'yo. Napanood ko ang ilang live cover songs mo sa social media at napansin ko na hinugda ang talento mo. Konting hilot na lang upang mahasa ka pa. Salamat po, sir. Sige na, pumasok ka na rito sa recording room. Iginiya siya nito sa maliit na silid na nababalot ng itim na soundproof foam. Kompleto na rin ang kasangkapan doon katulad ng microphone. Tumayo ka lang sa harap ng microphone at magsuot ng headset. Narito ang lyrics ng kanta at sumabay ka sa technician natin. Sabi ni Ramon. Sige po, Anya. Sa labas lang ako at pakinggan ko ang pagkanta mo. Yes, sir. Lumabas na si Ramon at pumesto sa tapat nila na salaming dingding ang pagitan. Katabi nito ang technician na nagpapagana ng mga kasangkapan. Alam niya ang kantang ibinigay ng Ginoo at maayos niya yung inawit. Maya-maya ay namataan niya si Franco na katabi na ni Ramon. Lumabas din siya ng silid matapos kumanta. You did a great job, Raisa. Hindi halatang first time mong sumabak sa actual recording. Puri ni Franco. Salamat. Kinakabahan nga ako eh. Nakadalawang ulit pa ako kasi nanginginig daw ang boses ko. Dala ng nervyos. Okay lang yan. Masasanay ka rin. Ano pa lang sabi ni Sir Ramon? Na-amaze siya sa singing skills mo, lalo na sa vocals mo. I'm sure kukunin ka na niya bilang new artist. Talaga? Nagagalak niyang saan. Tumango si Franco na may kasamang ngiti. Tinawag naman siya ni Ramon, kaya kaagad siyang lumapit kasunod si Franco. Pinarinig sa kanya ng Ginoo ang recorded niyang kanta. So far, you're the best cover singer I've ever heard sing a tricky song, Raisa. Mahirap kantahin ang kantang sinadya para sa husky voice, but you made your own rendition. Puno ng paghangang komento ni Ramon. Halos lumuwa naman mula sa dibdib ang puso ni Raisa. Marami pong salamat, sir. Malaking achievement na po sa akin nang mapuri ng isang music director. You deserve more spotlight, Raisa. Actually, I already made a contract for you to sign. Inabot sa kanya ng Ginoo ang naka-folder na papeles. Mangha siyang tumitig kay Ramon, maging kay Franco na nakangiti. Contract under sa company niyo po? Hindi makapaniwalang saan niya. That's right. It's a 3-year contract. Independent ng company ko kaya pwedeng gumala ang talents namin sa kahit saang TV network. Pinopromote namin ng singers under our company. Binibigyan ng chance na ma-expose sa mga TV shows, guestings in some events. Ipapadala ko sa iyo ang contract at pag-isipin mong maigi ang offer. Nakalagay na rin sa contract ng salary at iba pang gusto mong malaman. Project-based ang salary natin at depende rin sa sales ng album o kita sa mga social media at music streaming platforms. Paano po ang income ko sa personal channel ko sa social media? Labas ng company ko riyan.
You can still continue your singing vlog. Babasahin ko po muna ang kontrata. No problem. Balik ka rito once na napirmahan mo na ang kontrata. Anytime naman ay welcome ka rito. Thank you po, sir. You're welcome. Sige na, maaari ka na umuwi. Nagpaalam na siya sa Ginoo. Hindi naman inaasahan ni Ryza na sasamahan siya ni Franco palabas ng silid. Uuwi ka na ba, Ryza? Tanong ng binata nang lulan na sila ng elevator. Oo, kasi maglalaba pa ako. Mag-lunch muna tayo. Mataman siyang tumitig sa binata at bigla siyang kinabahan. Paano kung may makakita sa atin na magkasama? Baka matrending tayo sa social media. Nababahalang sabi niya. Mahinang tumawa ang binata. Alam ko mangyayari yan. Kaya hindi ako pipili ng lugar na dudumugin ako ng mga tao. Isan tayo kakain? Sa bahay. Nagpaluto ako ng lunch para sa atin. Nawindang ang dalaga. Alam mong pupunta ako sa studio ni Sir Ramon kaya ka pumunta ron? Yes. Sinabi mo sa chat kagabi na maaga kang pupunta sa studio. Mamayang hapon pa naman ang taping ko para sa teleserye. Hindi malaman ng dalaga kung matutuwa siya o matatakot. Lumalalim na kasi ang ugnayan nila ni Franco. Gayunpaman ay hindi niya matanggihan ang imbitasyon nito. Magla-lunch lang tayo ah. Uuwi rin ako pagkatapos. Naninigurong sabi niya. Sure, ihahatid na lang kita sa bahay niyo mamaya. Paglabas ng gusali ay kaagad silang lumulan sa kotse ni Franco. At habang binabaybay ang kalsada ay nagsimula na naman ang kanilang kwentuhan. Pagdating sa bahay ni na Franco ay naghihintay sa lobby ang mami nito. Malayo pa lang ay nakangiti na ang ginang. Hello po. Bati niya sa ginang nang makalapit. Nagulat ang dalaga nang hawakan ni Francesca ang kanyang mga kamay. Masaya ako na makita ka ulit, iha. Anito. Ako rin po. Hindi ko ina-expect na babalik ako rito. Lumapit na rin si Franco. I invited Ryza for lunch, Mom. Sabi nito sa ina. Palipat-lipat ang tingin ng ginang sa kanilang dalawa. Are you two dating? Manghang napatitig si Ryza kay Franco. Sinipat din siya nito at malapad ang ngiti. Not yet. We're just starting a friendship, Mom. You should start dating her, iho. Biro ng ginang. Uminit naman ang mukha ni Ryza pero hindi nakailag sa kanya ang matamis ng ngiti ni Franco. Tila ba nagustuhan din ito ang sinabi ng ina? Is the food ready? Can we eat now? Tanong ng binata sa kawaksi. Ready na po, sir. Sagot naman ng babae. Let's go to the dining, Ryza. Paanyaya ni Franco. Sumunod naman siya sa binata na tulak-tulak ang inang nakaluklok sa wheelchair. Naa-adjust ang upuan ng wheelchair at napapataas. Hindi na kailangan lumipat ng ginang sa upuan. Feel at home, Ryza. Ani Franco. Umupo naman ang dalaga sa silyang katapat ng mag-ina. Naiilang siyang kumuha ng pagkain kaya si Franco na ang nagsalin sa kanyang plato. Huwag kang mahiya. Enjoy the food. Salamat. Kaya ko na to. Anya sa binata. Inunahan niya ito sa pagkuha ng isang hiwa ng beefsteak. Kumusta pala ang usapan niyo ni Kuya Ramon, Ryza? Nahirapan ka ba sa trial? Maya-maya ay usisa ni Franco. Hindi naman. Nagulat nga ako kasi hindi na ako dumaan sa interview. Isinalang kaagad ako ni Sir Ramon sa recording. Obvious naman kasi na magaling ka kaya hindi na kailangan kilatisin pa. Na-share ko rin sa friend ko vocal coach ang videos mo at maging siya'y napahanga. Ilang sandaling natulala ang dalaga dahil sa pagkasurpresa. Hindi siya makapaniwala na ang sikat na aktor ay maglalaan ng oras sa pag-promote ng videos niya. Salamat, pero hindi mo na kailangan mag-effort para tulungan ako makilala sa music industry. Alam kong busy ka rin tao. Naiilang niyang sabi. You deserve it, Ryza. Nanghihinayang ako sa talento mo. Marami kasing naglalabas ang singer pero hindi lahat nabibigyan ng chance na makilala. Nag-boost din ako ng videos mo para lumawak pa ang audience. Seryoso ka ba? Oo naman. Masaya ako sa tuwing dumarami ang nakakakilala sa'yo. Hindi na nakaimik ang dalaga dahil sa tiba-tibang papuri mula sa binata. Ngunit hindi niya maiwasang kabahan lalo't may kakulitan si Franco na ipinipilit nito ang gusto. Na-appreciate ko ang effort mo, Franco. Pero wag naman sobra. Baka kasi ibang isipin din ng mga tao. At saka baka may taga-media na makapansin sa atin at magawan tayo ng issue. Tumabang ang ngiti ng binata at nasipat ang ina na biglang umapila.
Riza, Franco was right. Wika ni Francesca. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Nag-iingat naman ako. I just found a comfortable space with Riza. Uminit ang mukha ng dalaga nang mapagtanto na tila may mas malalim na pakay si Franco kung bakit pilit siyang tinutulungan. Mas okay na siguro na virtual friends na lang tayo, Franco. Mahirap na. Matatalas pa naman ang mga mata ng taga-media. Sobrang sikat mo na. Kaya kahit sinong tao siguro rito sa bansa ay kilala ka. Naintindihan ko, Riza. Hindi naman kita masisisi kung natatakot ka. Pero sana, huwag mo namang limitahan ng pagkikita natin. I'll find ways to meet you in person. Lalo lamang siyang kinabahan, kaya naudlot ang kanyang galak. Pansin niya ang biglang pananamlay ng mukha ng binata. Nakonsensya naman siya. Pwede tayong magkita pero siguro sa mga private place katulad nito. Sobrang blessed ko na nakausap kita ng personal. Bonus na tong gusto mong makipagkaibigan sa akin. Napangiti na ulit ang binata. Curious tuloy si Riza sa nababanaag niyang malalim na lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ng tanghalian ay tumambay sa hardin si Riza. Doon niya hinintay si Franco na nagbihis pa. Nilapitan naman siya ng pinsan ng mami nito, si Aling Mila. Tikman mo muna itong panghimagas na luto ko, Riza, sabi ng ginang. Inabutan siya nito ng tila yema na malaki ang pagkamilog, nakasilid sa oval na platito. Kumuha siya ng isang panghimagas at tinikman. Ang sarap po, parang yema, komento niya. Gawa yan sa kamoting baging na mayroong condensed milk. Paborito yan ni Franco. Salamat po, sobrang sarap. Sakto lang ang tamis. Lumuklok ang ginang sa katapat niyang bench. Siya nga pala, natutuwa ako kasi napansin ko na masaya si Franco habang kasama ka. Hindi na siya katulad noon na sa tuwing uuwi parang pasan ang problema ng mundo. Bakit po? Curious niyang tanong. Simula kasi ng bata si Franco ay dinibdib na niya ang sama ng loob sa kanyang ama. Wala naman sana siyang balak pumasok sa showbiz dahil sa totoo lang ay sinumpa niya ito. Ang showbiz kasi ang sumira sa pamilya nila. Bakit mo siya pumasok sa showbiz? Dahil yun ang gusto ng mami niya. Ang maging mabuting modelo siya sa showbiz industry. Kaya nga ingat na ingat sa pangalan niya si Franco. At dahil doon, umiwas siya makipagrelasyon sa babae. Na minsan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng karir ng isang artista. Pero dinig ko, pinatitigil na ni Francesca si Franco sa showbiz at gustong ipakasal sa non-showbiz na babae. Hindi po ba gusto ng mami ni Franco si Diana, yung love team niya? Nako, malabong magustuhan ni Francesca si Diana. Isa ang mami ni Diana sa gumiit noon kay Francesca sa kahihiyan. Nung nalaman ni Francesca na si Diana ang bagong love team ni Franco, pinatitigil na niya sa pag-aartista ang anak niya. Talent manager ang mami ni Diana at may dark side sa showbiz ang mag-ina. Paano pong dark side? Inilapit pa ng ginang ang mukha sa kanya. Alam mo naman kung gaano kasikat si Diana ngayon. Samantalang hindi naman siya magaling sa pag-arte, walang talent sa pagkanta at sayaw. Sadyang maganda lang. Siyempre, para manatiling nasa itaas si Diana, hinaharang na nanay niya ang sumisibol na mas magagaling na artista. Minsan ginagawa ng isyo para masira ka agad sa mga tao. Ang mami niya ang nagpumilit na maka-love team ni Franco si Diana kasi pansin niya na sobrang bilis ang pagsikat ni Franco. At si Franco ang may pinakamaraming followers sa mga batang aktor ngayon. Napachismis na siya. May itatanong pa sana siya sa ginang ngunit biglang dumating si Franco. Let's go, Riza. Paanyaya ng binata. Nagpaalam na lamang siya sa ginang. Pinabuunan pa siya nito ng kamote balls. Anong napag-usapan niyo ni Tita Mila? Tanong ni Franco nang lula na sila ng kotse. May driver ito kaya sa backseat sila umupo na magkatabi. Nagkwento lang siya tungkol sa childhood mo. Anya, taliwa sa katotohanan. Si Tita talaga, hindi mapigil ang pagiging marites. Iiling-iling na sabi nito. Natawa siya. Wala naman siyang sinabing negatibo tungkol sa'yo. Sinabi ba niya kung anong pinagagawa ko nung bata pa ako? Wala naman siyang sinabi. Nabanggit lang niya na masama ang loob mo sa daddy mo. Nagkwento ka na naman sa akin kung bakit kayo iniwan ng daddy mo. Umalo ng dibdib ng binata. Nakapag-move on ako. Ang gusto ko na lang ay mapasaya si mommy at makapag-settle down. Tumitig siya sa binata. Magpapakasal ka na ba?
Kung tatanggapin ako ng babaeng gusto ko, hindi ako magdadalawang isip na pakasalan siya. Wari may kung anong pumitik naman sa puso ni Ryza at nag-iwan ng banayad na kirot. Hindi ba siya artista? Kaswal na tanong niya kahit na naitsika na ng tiyahin nito kanina. No, she's just a simple girl. Bakit hindi mo siya ligawan? Alam ba niya na gusto mo siya? Biglang tumahimik ang binata at sinipat siya. Kung sakaling ako ang babaeng yun, Ryza, tatanggapin mo ba ako? Siya naman ang natigilan at hindi malaman ang isasagot. Naging uneasy na siya at hindi makatingin sa mga mata ng binata. Hindi ko alam. Magkakaiba naman kasi ang mga babae. Ngumiti lang si Franco at napatingin sa labas. Ano pala ang tinapos mo, Ryza? Maya-maya ay tanong ng binata. Nag-aral ako ng Bachelor of Arts pero hindi ko natapos. 2 taon lang ang natapos ko kasi kinailangan ko magtrabaho. Nagkasakit kasi noon si nanay sa bato kaya obligado ako maghanap buhay. Naging service crew ako sa isang fast food chain. Kasama ko si Ira, yung pinsan ko. Iniwan na kasi siya ng tatay niya na sumama sa ibang babae matapos mamatay ang nanay niya. Kaya kinupkup na namin ni mama. Wala ka na bang balak mag-aral ulit? Gusto ko pa, pero nalibang na kasi ako sa pagbablog ko. Nag-iipon pa ako para makapag-aral ulit. Kumikita ka na ba sa singing vlog mo ngayon? Kumikita na rin kahit papano. Yung unang kita ko na umabot ng 100,000, ibinayad ko sa sanlan ng bahay namin. Iniipunan ko pa ang pag-aayos ng bahay para hindi na kami nagsasahod ng timba sa tuwing umuulan. Natawa siya sa sariling kwento. Seryoso pa rin si Franco. You have a good mindset, Ryza. Your parents should be proud of you. Malapad siyang umiti. Namotivate lang ako ng kahirapan. Ganoon naman ang gaya naming hindi lumaki sa karangyaan. Swerte mo rin at laki ka sa yaman. Guwapo pa. Doon na natawa si Franco. Kalaunan ay sumasakay na rin ito sa mga biro niya. Pagdating sa kanilang bahay ay kaagad siyang nagpaalam kay Franco. Nadatnan niya ang kanyang ina at si Ira sa salas. Nagbabalot ng tinging asukal. Kamusta anak? Natanggap ka ba sa trabaho? Tanong ni Rosenda. Ang totoo po ay hindi ba sa trabaho ang pinuntahan ko? Isang talent agency po na mayroong music recording studio. Nabigyan na po ako ng kontrata. Masiglang batid niya. Napatayo ang ginang at walang korap na tumitig sa kanya. Totoo ba yan, anak? Opo. Inilabas niya mula sa folder ang kontrata na binigay ni Ramon. Ito po ang kontrata. Babasahin ko muna bago pirmahan. Anya. Kinuha naman ng ginang ang papeles at binasa. Nakibasa rin si Ira. Okay pala to, anak. Independent ng company ni Ramon. Kilala siya ng tatay mo kasi nagkasama sila sa isang event noon. May banda rin si Ramon noon. Ani Rosenda. Kaya pala parang hindi na nagduda si Sir Ramon sa talento ko, ma. Siguro pamilyar sa kanyang apelido ko. Kahit naman hindi kanya makilala, sadyang magaling kang mga awit, anak. Tumpak! Gatong naman ni Ira. Tuwang-tuwa naman siya sa ina at pinsan, kaya niyakap niya ang mga ito. Ang mga ito talaga ang number one supporter niya, pati ang papa niya noong nabubuhay pa. 3 araw na binalik-balikan ni Ryza ang pagbabasa ng kontrata bago pinirmahan. Nabuo rin ang kanyang pasya na magtrabaho sa kumpanya ni Ramon. Biyernes ng hapon ay bumalik siya sa studio. Thank you for accepting my offer, Ryza. Masiglang sabi ni Ramon nang maibigay niya rito ang pirmadong kontrata. Wala naman po ako nakita ang problema sa kontrata. Malaking oportunidad din po ito sa akin kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, sir. Anya. So when do you have the time to start recording your original song? Ho? May kanta na po ba para sa akin? Yes, meron kaming regular songwriters dito. Monthly rin ang release namin ng kanta with different singers. Priority kasi namin ang sales sa music streaming platforms. Kaya kailangan may bago kaming release palagi. We need your talent to give our listeners a new taste of music. Naniniwala ako na mangingibabaw ang style mo sa pagkanta. Tila tumaba naman ang puso niya sa tuwa. Walang alinlangan na tinanggap niya ang unang kantang inilaan para sa kanya. Binigyan siya ni Ramon ng kopya ng lyrics. Kabisaduhin mo muna ang lyrics, Ryza. Magtotono tayo mamaya. Sabi ng Ginoo. Yes, sir. Doon po muna ako sa may lobby. Paalam niya. Maghapong nasa studio si Ryza kaya late na niyang nabasa ang chat ni Franco.
Nasurpresa siya sa imbitasyon nitong dinner, pero sa isang restaurant na pag-aari umano ng mami nito. Hindi na naman siya nakatanggi. Lumulan siya ng taxi pa uwi at pagdating ng bahay ay inusig naman siya ni Ira. Kararating mo lang, aalis ka na naman? Sabi nito. Nagmamadali kasi siyang pumasok ng kwarto at naghanap ng isusuot na damit. May pupuntahan ako, mahalaga, Insan. Mahalaga ka riyan. May date ka, no? Anong date? Inimbita lang ako mag-dinner. Nino, ni Franco? Hindi siya makapagsinungaling sa pinsan at itinuring na rin yung best friend. Eh syempre, wala namang masama kung magpatuloy ang friendship namin, di ba? Sa kamalaki ang naitulong niya sa akin. Walang masama kung friendship lang. Pero obvious na, Insan. Napupuyat ka, kakachat kay Franco. Iba na yan, girl. Yung imbitasyon niya, date na yan. Hinarap niya ang pinsan. Anong date? Friendly dinner lang naman. Asus, huwag ka nga magbulag-bulagan. Ikaw na ang may sabi na iba kung makatitig sa'yo si Franco. Kilig na kilig ka naman. Huwag ako, girl. Kabisado ko ang galawan ng mga lalaki. Nakapitong boyfriend na ako, no? Pinaikot niya ang mga mata. Hindi naman ako katulad mo na mapusok sa lalaki. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Nang makapagsuot ng maroon dress at sandals ay nagpaalam siya kay Ira. Nagpaalam din siya sa ina na abala sa munting tindahan nito. Paglabas niya ng bahay ay nagulat siya nang mapansin ang kotse ni Franco na nakaabang sa kabilang kalsada. Nilapitan niya ito pero driver lang ang sakay. Nasaan po si Franco? Tanong niya sa Ginoo. May taping pa siya pero pinasusundo ka na niya. Mauna ka na ro sa restaurant. Susunduin ko naman siya mamaya. Sabi ng Ginoo. Bumaba pa ito ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto sa may backseat. Salamat po. Kaagad siyang sumakay. Pagdating sa restaurant ay sinamahan pa siya ng driver sa loob at pinapasok sa naka-reserve na VIP dining room. Hintayin niyo lang po rito sa Sir Franco. Sabi ng Ginoo. Sige po. Umupo siya sa silyang katapat ng bilog na lamesa. Wala pang pagkain doon pero merong bote ng red wine. Nang umalis ang driver ay may pumasok na mga waiter at may dalang appetizers. Nag-abot din ito ng menu sa kanya. Bigla naman siyang kinabahan. Hindi po muna ako mag-order, sabi niya. Pinutin niyo lang po itong bell sa lamesa kapag ready na kayong mag-order, sagot ng lalaki. Tumango si Riza. Nang lumabas ang lalaki ay nagbukas siya ng mensahe mula kay Franco. Pinau-order na siya nito ng pagkain pero hindi niya ginawa. Pumapak siya ng mozzarella cheese stick. Maya-maya ay nagbukas ng video call si Franco para sa kanya. Sinagot naman niya ito. I will be late. Mag-order ka na ng food, Riza. Mamaya na pagdating mo. May makakain naman dito. Hintayin na lang kita. Napailing ang binata. Don't be shy. Kahit anong food ang ma-order mo, sagot ko lahat. Traffic na mamaya kaya baka mahigit isang oras pa bago ako makarating. Napaaga pala ang pagsundo sa'yo ni Manggari. Ayos lang. Wala naman akong gagawin sa bahay. At saka komportable rito. Malamig. Tapos na rin ang taping namin at hinihintay ko na lang si Manggari. Sige, hihintayin na kita. Nakakahiya naman kung mauuna akong kakain. Tapos ikaw ang magbabayad. Hindi pa naman pati ako gutom. Tumawa ang binata. Huwag mong isipin yan. Ako nag-invite sa'yo kaya sagot ko ang gastos. Wala namang problema kasi nagdala ako ng pambayad in case na hindi mo ako siputin. Silly. It's our first formal date and I will shoulder all the expenses. Pag-aari naman namin ng restaurant kaya kahit hindi ako magbayad, walang problema. Hindi natuloy ng dalaga ang pagsubo ng cheese stick at natigilan dahil sa sinabi ni Franco. Malinaw sa pandinig niya na itinuturing ng binata na date ang imbitasyon nito. Seryoso ka ba sa date na yan, Franco? Friendly dinner lang to, di ba? I didn't think it was still a friendly dinner, Riza. Hindi ba pwedeng mag-level up tayo? Pakiramdam niya'y kumapal at uminit ang mukha niya. Naroon pa rin ang kanyang kaba. Akala ko ba may nagugustuhan kang non-showbiz na babae? Hindi umimik si Franco pero baka sa mukha ang pagkabalisa. Naudlot ang usapan nila nang may babaeng lumapit kay Franco. Si Diana ang babae. Naputol bigla ang tawag. Gusto ba ako nigawan ni Franco? Tanong niya sa sarili. Nanabik siya bigla sa naisip. Ngunit kalaunan ay ginupo rin ng kaba.
Mahigit isang oras ang lumipas bago dumating si Franco. Nagmamadali pa ito at may bit-bit na paper bag na itim. Bakit hindi ka pa rin nag-order ng food, Riza? Tanong nito nang makaupo sa katapat niyang Celia. Hinintay kasi kita. Nagulat siya nang iabot sa kanya ng binata ang paper bag nitong dala. This is for you. Anito. Kinuha naman niya ang bag at sinilip ang laman. Nakakahong sandals ang laman na yun at red dress na nasa maliit na bag. Wow, bakit may ganito? Hindi ko naman birthday. May birthday lang ba ang pwedeng bigyan ng gift? Oo nga naman. Pero salamat ha. Isusuot ko to palagi. Isinukat niya ang sandals. Sakto lang ito sa mga paa niya. Paano mo nalaman ang size ng paa ko? Malapad nang umiti ang binata. Napansin ko lang na magkasing laki kayo ng paa ni Mommy. I'm good at estimating. Napangiti siya. Pinindot naman ni Franco ang bell na nasa gitna ng lamesa. Tumayo na ito. Mag-order ka na ng pagkain. Tatambay muna ako sa banyo. Tawagin mo lang ako kapag dumating na ang food. Sabi nito. Tumango siya. Hinabol niya ng tingin ang binatang nagmamadaling pumasok ng banyo na naroon sa loob ng VIP room. Maya-maya ay may dumating na waiter. Pumili na siya ng pagkain sa menu. Umalis din kaagad ang lalaki matapos makuha ang kanyang order. Riza? Tawag ni Franco. Tumayo naman siya at lumapit sa banyo. Narito ako. Tugon niya. Nag-order ka na ba ng food? Oo, umalis na rin ang waiter. Babalik pa siya para maghatid ng pagkain. Mamaya na ako lalabas. Sorry ah. Nauunawaan ko, Franco. No worries. Pero baka abutin pa ng kalahating oras bago dumating ang pagkain. Iidlip muna ako. Pabirong sabi niya. Natawa ang binata. Binuksan nito ang pinto ng banyo at sumilip. Pasensya na. Hindi pwedeng malaman ng mga empleyado na akong kasama mo rito. Baka pagkaguluhan tayo at madamay ka pa. Sinabi ko lang kay Manggari na magpa-reserve ng VIP dining room para sa'yo. At sinabi kong pamangkin ka ni Mommy. Hindi lahat ng staff ay aware, kaya magdududa pa rin sila. Dapat pala pinasara ko na lang muna ang restaurant for us. Okay lang naman ako. Baka nga lang may nakakita sa'yo na pumasok ka dito kanina. Pinatanggal ko ang CCTV camera sa labas at dito sa loob. Ang hirap naman ng buhay mo. Para kang nakakulong sa limitadong lugar. Kaya minsan, ayoko talagang hilingin na sumikat. Para kasing lumiliit ang mundo mo kapag hindi ka malaya. Kung lalabas ka naman, nawawalan ka ng privacy dahil dudumugin ka ng fans. Ang dami pa namang kumakain ngayon. I feel that. Pero kung goal mo talaga makapasok sa entertainment industry, ihanda mo ang sarili mo sa ganitong posibilidad. Ayoko na palang sumikat. Okay na yung kumikita ako paunti-unti at maraming nakakarinig sa boses ko. Dati naman walang social media pero tumatatak sa mga tao ang mga kanta, kahit hindi alam kung sino ang kumanta. Iba na ngayon, Riza. Ginagamit na ng entertainment industry ang social media para mas makilala ang mga artista at maibenta ang kanta. Karamihan kasi sa mga tao ay babad sa social media. Kahit kaming mga artista, obligado nang gumawa ng content online para hindi makalimutan ng mga tao ang existence namin. Ang iba, ginagamit ang bad publicity to gain more attention. At ma-curious ang mga tao sa artist. Mas makilala. Sabi nga, a bad publicity is still publicity. Kung sa bagay, nung nag-start ako ng singing vlog ko, saka lang ako nakilala. Marami pa nga akong basher. Paano ka nalang binabash? Para sa akin, perpekto ang boses mo, Riza. Inaantok daw sila sa boses ko, walang buhay. Pero ginawa ko motivation yun. Napailing si Franco. Those people don't know how to appreciate and understand music genres. Don't mind them. Ignore the negativity. Kahit saan ka magpunta, may mga tao talagang hihila sa'yo pababa. Sa haba ng usapan nila ay hindi nila napansin ang pagpasok ng waiter. Imbes na magtago ay hinila pa ni Franco si Riza at biglang niyakap habang nakataliko dito sa waiter. Sorry po, ihatid ko lang po ang food niyo, ma'am. Magalang na sabi ng lalaki. Okay lang. Nautal niyang sabi dahil tila sasabog ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Nakasubsob ang mukha niya sa matigas na dibdib ni Franco. Ang higpit din ng yakap nito sa kanya. Naghiwalay lang sila nang makalabas ang waiter. Bakit hindi ko matok ang waiter bago pumasok? Iritabling usal ng binata. Baka kumatok siya pero hindi lang natin narinig. Anya, lumayo na siya rito.
Naunang lumapit sa lamesa si Franco at tiningnan ang mga pagkain. Paggawa na'y lumapit din ito sa pintuan at inilok. "Let's eat." Paanyaya nito. Pinaghila pa siya nito ng silya. Umupo naman siya sa hinila nitong silya. Isa-isang tinitigan ni Franco ang tatlong putahe ng order niya. "Bakit puro chicken ang order mo?" tanong nito. Matabang siyang umiti. "Ang mga yan lang kasi ang mura. Sobrang mahal ng seafood at beef." Anya. Iiling-iling na napangiti si Franco. "Don't worry about the amount. Kaya dito kita pinapuntay para makain mo yung gusto mo na walang bayad." Lalo lamang siyang nailang sa binata. "Bakit mo ba ito ginagawa, Franco? Masyado mo naman akong pinaprioritize." "What do you mean?" "Ano kasi, hindi pa naman tayo labos na magkakilala. Sobrang tiwala ka na sa akin at nag-invest ng effort." "Isn't it obvious, Riza?" "Ha? Anong obvious?" Maang niya. "Gusto kitang ligawan. And if you will ask why, honestly, I have liked you since the first I met you at my cousin's wedding." Nagimbal ang dalaga at hindi nakaimik. Bigla rin kasing sumigdo ang kanyang puso. Hindi niya malaman kung paano tatanggapin ang sinabi ni Franco. Napainom siya bigla ng orange juice na nasa baso. "Are you okay?" tanong ni Franco. Tumikim pa siya. "Yes, okay lang ako. Nabigla lang ako sa sinabi mo." "Bakit ako?" Natawa ang binata sa tanong niya. "Anong klaseng tanong ba yan? Ganun ba kababa ang tingin mo sa sarili mo para hindi magustuhan ng isang katulad ko?" "Kasi karaniwang babae lang ako, Franco." "That's exactly what I like, Riza. Isang karaniwang babae na kagaya mo." "Baka nabibigla ka lang." "No, matagal ko nang pinag-isipan ang planong ligawan ka. Nag-alangan lang ako nung una kasi baka matakot ka." Sorry kasi hindi pa ako handa. At saka sikat kang artista. Maraming humahanga sa'yo. Alam kong hindi madali at hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang pressure." Natigilan siya nang hawakan ni Franco ang kanyang kanang kamay na may hawak ng kutsara. "Riza, I will do anything to protect our relationship. Kailangan ko na talagang palayain ang nararamdaman ko sa'yo dahil hindi ka na maalis sa isip ko." Naunahan na siya ng takot, ngunit hindi magawang baliwalain ang nararamdaman ni Franco. "Pwede bang pag-isipan ko muna? Isa pa magsisimula pa lang ako sa music industry. Gusto ko munang mag-focus sa karir ko." Anya. Marahang binitiwan ng binata ang kanyang kamay. "Naiintindihan kita. Hindi naman ako nagmamadali. Kung may kailangan ka sa trabaho mo, sabihin mo lang. I will help you fulfill your goal." "Salamat. Pero kaya ko na to, Franco. Sapat na yung pinakilala mo ko kay Sir Ramon." "Kamusta na pala ang pagsisimula mo sa studio?" Paggawa ng tanong nito, nagsimula na rin itong kumain. "Magsisimula na ang recording namin ng kanta na naibigay niya sa akin. Isasama raw sa marirelease na album ng Pioneer Singers ang kanta ko." Excited niyang batid. "Really? I'm sure your song will be a big hit." "Manifest ko rin yan. Pagbubutihan ko para hindi masayang ang unang kanta." "Mag-promote ka rin ng kanta mo sa mga subscriber mo sa social media." Napatingin siya sa kanyang cellphone na sunod-sunod ang tunog mula sa notification. Nang tingnan niya yon ay nagulit siya sa biglang paglobo ng followers at subscribers niya sa kanyang channel at Facebook page. "Sandali, ano nangyari sa social media page sa channel ko?" Manghang tanong niya. "Bakit?" "Umabot na ng 50,000 ang subscribers ko at followers." "Ah, baka dahil sa boosting na ginawa ko sa videos mo." "Hala, thank you talaga, Franco." Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Hindi na siya makakain ng maayos dahil sa galak. Nang mapansing nakatitig sa kanya si Franco ay kumalma rin siya. Ngumiti naman ang binata. "You deserve it, Riza. Magaling ka kaya dapat lang na mas makilala ka nila." Makalipas ang halos isang buwan, ay nagtuloy-tuloy na ang pasikretong pagkikita ni na Franco at Riza. Subalit hindi pa rin makapagpasya ang dalaga kung sasagutin ang paniligaw nito. Kasabay ng paglalim ng kanilang relasyon ay tila bagyo ang pagdating ni Riza sa music industry. Nag-trending nationwide ang unang kanta niya. "Congrats, Riza! I expected the success of your first original song." Bati ni Ramon pagdating ni Riza sa recording studio. "Salamat po, sir. Nagulat nga rin ako eh." Anya. "Dahil sa success song mo, naisip ko na mag-release tayo ng first solo album mo.
Let's see if the sales will spike faster like the first song. Nawindang siya sa pasya ni Ramon. Napansin niya ang ibang artist na napataas ang isang kilay. Pero isang kanta pa lang po ang na-release ko. Baka hindi mabili ang album. Anya. Trust your talent, Ryza. Umabilan naman ang talent manager niya na si Hilda. Tama si Ryza, sir. Masyado niyang na-overhype ang pag-trending ng kanta niya. Unfair din to sa mga naunang artist natin na mag-iisang taon na sa company ay wala pang solo album. Hinarap naman ng Ginoo ang babae. Hilda, alam mo ba kung bakit hindi pwedeng mag-release ng solo album ang ibang talents natin? Kasi wala silang tsaga mag-promote ng sarili nilang kanta. We need individual efforts. Iba na ang henerasyon ngayon. Kailangan nating magtulungan pagdating sa promotion at marketing using the social media platforms. Naiintindihan ko po. Kung yan ang desisyon niyo, wala akong magagawa. Sana lang ay huwag kaagad lalaki ang ulo ni Ryza. Napansin ko na nagiging close na sila ni Franco. Alam niyo naman kung gano'ng kahigpit ang management na may hawak kay Franco. They're pushing him to have a romantic relationship with Diana. Kilala ko si Diana at ang mommy niya. Hindi papayag ang mga yun na masira ang love team na minahal ng million-milyong supporters nila. Ani Hilda. Hindi nakakaibo si Ramon. Tila na pagtanto na tama si Hilda. Maya-maya ay pinasunod ni Ramon sa opisina nito si Ryza. Magsabi ka sa akin ng totoo, Ryza. May relasyon ba kayo ni Franco? Usisa ng Ginoo nang makaupo na sila. Napalunok siya ng gupuin ng kaba. Wala po, magkaibigan lang kami ni Franco. Mariing turan niya. Siguraduhin mo lang na hindi makakarating sa media ang closeness nyo. Alam mo naman ang chismis, may dagdag at bawas kapag kumakalat. Umuusbong pa lang ang karir mo sa entertainment industry, kaya sana ay ingatan mong reputasyon mo. Opo, nakafocus naman po ako sa karir ko. Good. Sige na, kunin mo na ang lyrics ng bagong kanta sa recording studio. Naroon si Hilda. Mabilis naman siyang lumabas at nagtungo sa recording studio. Naabutan niya si Hilda na sinisinop ang printed na kopya ng lyrics. Tatlong kanta tong kakabisaduhin mo, Ryza. Magsisingi tayo ng rendition mo ng ilang kanta na bayad ng copyright. Ayusin mo para hindi masayang ang effort nating lahat. Palatak ni Hilda. Inabot nito sa kanya ang folder. 3 months naman daw po ang proseso ng album kaya marami akong time na aralin ng kanta. Kayang-kaya ko po yun. Huwag kang mayabang, hindi biro ang pagre-release ng solo album. Naintindihan ko po. Humarap sa kanyang ginang. Mag-ingat ka sa mga hakbang mo, Ryza. Marami nang nakakapansin sa inyo ni Franco rito. Alam namin na ikaw ang pakay ni Franco kaya madalas siyang narito. Never naman siyang tumanggap ng offer ni boss na mag-record ng sarili niyang kanta. Nakita rin kayo ng ibang artist na magkasama sa kotse. Umamin ka. Nililigawan ka ni Franco, ano? Magsisinungaling pa sana siya ngunit inusig pa siya ng titig ni Hilda. Opo, pero wala pa akong balak na sagutin siya. Anya, napabugan ng hangin ng ginang. Wala pa, meaning may balak kang sagutin siya. Gusto mo siya, no? Hindi naman po bawal magkagusto sa isang artista, hindi ba? Hindi bawal, pero risky, Ryza. Concerned lang ako sa'yo. Wala kang alam sa dark side ng showbiz. Next week ay magkakaroon ka ng guesting sa isang noontime show. Siguradong makikilala ka rin ng ibang sikat na artista lalo ng mainstream media. Ang payo ko sa'yo, iwasan mo si Franco. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng babae. Kaibigan ko po si Franco. Ibang usapan ang iwasan siya. Siya rin ang rason kaya napunta ako rito. Depensa niya. Sige, mamili ka. Ang karir mo o si Franco? Kailangan ko pa po bang mamili? Siyempre. Buti sana kung hindi si Franco ang tinutukoy natin dito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Ryza. Once na malaman ng media na may secret affair sa iyo si Franco, fans nila ni Diana ang kukuyog sa iyo. Mga toxic pa naman karamihan sa fans nila. Kahit anong husay mo sa pagkanta, mababaliwala yan kapag ang pangalan mo ay naikabit sa controversial issue ng sikat na artista. Hindi naman po girlfriend ni Franco si Diana. Giit niya. Hindi nga, pero para sa fans nila, sila na forever. Alam mo naman ang mga Pinoy, ibang level kung humanga sa artist. Marami sa mga fans obsessed. Nilamon na ng takot ang puso ng dalaga, ngunit hindi matanggap ng kanyang sistema na iwasan si Franco. Kung hindi rin niya nakilala ang binata, ay wala siya sa kinilalagyan niya ngayon. Salamat po sa payo niyo, ma'am.
pero hayaan niyo po ako magdesisyon ng akin. Anya, bahala ka. Ikaw rin naman ang aani ng resulta ng mga desisyon mo. Sige na, umuwi ka na. Walang imik naman siyang lumisan. Paglabas ni Ryza ng gusali, ay namataan niya ang kotse ni Franco na kararating lang. Bababa pa sana ito ngunit inunahan na niya ng paglapit. Binuksan na lamang nito ang pinto sa tabi nito at hinintay siyang makasakay. What happened? Eksaheradong tanong ng binata. Pilit naman niyang itinago ang kanyang pagkabalisa. Wala, na-pressure lang ako kasi magre-release na ako ng solo album ko. Palusot niya. Wow, that's a great news. Ilang originals ang bang kakantahin mo? 6 daw. Meron din akong rendition ng ilang piling kanta. Excited na ako marinig ang mga kanta mo, Ryza. Wala akong trabaho bukas. Sa bahay muna tayo. Tutulungan kitang makabisa ang lyrics ng kanta mo. Automatikong naglaho ang kanyang ngiti at nahalinhan ng pagkabahala. Hindi niya kayang iwasan si Franco dahil aminado siya na umiibig na siya rito. Franco, mas mainam siguro kung bawas-bawasan natin ang pagkikita. Marami na kasing nakakahalata na may special sa atin. Pinagsabihan na rin ako ni Sir Ramon na umiwas sa gulo dahil baka masira agad ang karir na sinisimulan ko. Hindi naman tayo kumakain sa labas, di ba? Sa bahay na lang tayo nakikita. Saka anong gulo? Hindi naman tayo magulo. Pero sinusundo mo ako sa studio. Para namang hindi ka aware na may ka-love team ka. Baka isipin nila, inaagaw kita sa idol nila kapag kumalat sa media na nagde-date tayo. Okay, hindi na kita susunduin. O kaya ipapasundo na lang kita sa driver ko para panatag ako na lagi kang safe. Sige, ganun na lang siguro. Kumalma siya nang hawakan ng binata ang kanyang kaliwang kamay. Napatitig siya rito nang gawaran nito ng pinong halik ang likod ng kamay niya. Hihintayin ko kung kailan ka magiging handang tanggapin ako bilang boyfriend, Ryza. Kahit si Mami gusto ka, walang ahad lang sa atin. Masuyong pahayag nito. Paano ang karir mo? Tanggap ako ng pamilya po pero siguradong hindi ako tatanggapin ng mga fans niyo ni Diana. Umalon ang dibdib ng binata at umupo ng tuwid. Hawak pa rin nito ang kamay niya. Hindi ako papayag na hadlangan ng karir ko ang pagmamahalan natin, Ryza. Kahit hindi mo aminin, ramdam ko na mahal mo na rin ako. Hindi ka sure? Idinaan niya sa biro ang kaba. I don't care. Hindi ako titigil na mahalin ka. Handa naman ako maghintay. Paano kung hindi kita mahal? Mahal mo ako. Giit nito. Hindi niya napigil ang tawa sa kabila ng kilig. Assuming ka ha, tignan natin kung hanggang saan naabot ang paninindigan mo, lalo't mga tagahanga niyong makakalaban mo. Kumistot ang dalaga nang sumampa ang braso ni Franco sa likod niya. Inakbayan na siya nito sabay hatak palapit dito. Dahil sa lakas ng paghatak nito, ay sumubsob ang mukha niya sa mukha nito. Don't move. Pigil nito. Hindi siya nakahuman nang bigla siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Bago sila mapansin ng abalang driver ay lumayo na siya sa binata. Sorry, na-excite lang ako. Ani Franco. Wala siyang kibo hanggang sa makarating sila sa bahay ng binata. Dahil sa traffic ay inabot sila ng dilim sa lansangan. Nakahain na ang hapunan pagdating nila ng bahay. Kasabay nilang kumain si Francesca na nakagaana na rin ang loob ni Ryza sa pagdaan ng mga araw. Sabado ng tanghali ang guesting ni Ryza sa isang noontime show ng malaking network. Natupad din ang pangarap niya na makapag-perform sa malaking stage. Nagulat ang dalaga nang makita si Franco sa studio. Bakit narito ka? Pabulong niyang tanong sa binata. Dumaan lang siya sa likuran nito. Hinabol pa siya nito ng tingin at pasimpleng kumindat. I will watch your performance. Guest judge rin kami ni Diana sa isang reality show. Anito. Good luck sa inyo. Sa'yo rin. Galingan mo ah. Oo naman. Manonood ka eh. Ngumiti lang ang binata na tila kinikilig. Pumasok na siya sa backstage dahil siya na ang susunod na magpe-perform. Nawindang siya sa pagdating sa entablado. Tinilian siya ng mga manonood. Pagkatapos ng kanyang performance at naikling interview ay tumuli siya sa VIP Ladies Comfort Room. Nasurpresa siya sa presensya ni Diana at hindi inaasahang mapansin siya nito. Ikaw pala si Ryza Salazar, ang may angelic voice na trending ngayon. Sabi ni Diana. Angat ang ganda ni Diana pero may katarayan ng hilat siya ng muka. Dinagdagan pa ng makapal na makeup at purong itim nitong dress. Masaya po ako dahil nakilala niyo ako.
kaswal niyang wika. It makes sense why Franco accepted the invitation to this noontime show. Guest ka rin pala dito. Nagimbal siya at automatikong napalis ang kanyang ngiti. Sa punto ng pananalita ni Diana ay tila may alam ito sa relasyon nila ni Franco. Ano pong ibig niyo sabihin? I know who's the girl behind Franco's happiness now. I got the proof that you two are secretly dating. Someone from your studio sent me a photo of you with Franco. Magkaibigan lang kami ni Franco. Really? That's not what I noticed. Kung yan ang igigiit mo, siguro naman may concern ka kay Franco bilang kaibigan. Alam mo ang consequences ng pagiging sikat. Once nasira ang love team namin ni Franco, isa sa amin ay biglang babagsak ang career. I'm sure na hindi ako yon dahil mom ko ang manager ko. She can do anything to protect my career. I can't survive without Franco. Si Franco ang masisira once nalaman ng mga tao na may dinidate siyang ibang babae. Of course, iisipin ng fans na cheating yon. Nag-assume na kasi ang fans na real-life partner kami ni Franco. One more thing. Nagsisimula ka pa lang sa career mo bilang singer. Maraming mas magaling sa'yo. Kaya isipin mo once na nadawit ka sa eskandalo, babagsak ka kung saan ka nagmula. Hindi mo naman siguro hahayaang mangyari yon. Iniwan na siya ni Diana. Dinamdam ng dalaga ang mga sinabi ni Diana. Kaya nagatungan ang kanyang takot. Ilang tawag na ni Franco ang hindi sinagot ni Ryza. Lumabas na lamang siya ng gusali at lumulan ng taxi pa uwi. Pagdating ng bahay ay pumasok siya ng kwarto at doon pinalaya ang luha. Ryza? Gilalas na sambit ni Ira na kalalabas lang mula banyo. Basa pa ang buhok nito. Nadatnan siya nitong nakaluklok sa kama at yakap ang mga tuhod. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Insan. Sabi niya. Umupo siya sa tabi ni Ira. Bakit? May nangyari ba sa performance mo sa noontime show? Napanood ka namin ni Tia kanina, okay naman. Magaling ka talaga. Walang problema sa performance ko. Tungkol to kay Franco. Nag-away ba kayo? Umiling siya. Kailangan ko nang iwasan si Franco. Ano? Akala ko ba buo ng loob mo nasagutin ang panliligaw niya? Oo, pero marami nang nagsabi na kailangan kong iwasan si Franco para sa karir ko. Masisira rin ang karir ni Franco dahil sa akin. Ayokong bigla siyang masira sa mga tao. Mas iniisip mo pa ang karir ni Franco kaysa sa'yo. Sinabi ko na sa'yo dati pa, hindi madaling makipagrelasyon sa isang sikat na artista. Pero hindi ko mapigilan. Gusto ko si Franco, Ira. Yun na nga, ikaw ang sumuyod sa daan na alam mo may nakaabang na panganib. Sayang naman kung maudot ang success mo dahil lang nagmahal ka ng sikat na artista. Hindi ako manghihinayang sa oportunidad. Pero si Franco, ang layo na nang narating niya sa showbiz. Ang dami na niyang naisakripisyo. Ang kalayaan niya. Di ba sabi mo, hindi naman gusto ni Franco ang maging artista? Oo, pero napamahal na rin siya sa trabaho niya. Ang pangit namang aalis siya sa showbiz na may bad record. Ay, kailangan mo magdesisyon, Ryza. Pwede mo namang sabihin kay Franco na hindi mo na kayo magkita. O kaya, idahilan mo na busy ka. Parang niloloko ko lang ang sarili ko niyan. E di sabihin mo ang totoo. Mariin siyang umiling. Hindi ko kaya. Iiwasan ko na lang siguro siya para huwag siyang mamilit. Lalo naman siyang masasaktan yan. Bahala na. Basta gagawin ko muna kung anong mas makakabuti sa aming dalawa. Humiga siya ngunit muling nangilid ang kanyang mga luha sa pisngi. Samantala, nagtataka si Franco kung bakit ni isa sa tawag at text niya kay Ryza ay hindi nito sinasagot. Hindi siya nakatiis at nagtungo sa bahay ng dalaga lula ng kotse. Pagdating naman sa bahay ni na Ryza, ay si Ira lang ang humarap sa kanya. Nasaan si Ryza? Tanong niya. Eh, hindi pa siya umuwi eh, ani Ira. Maniniwala na sana siya pero pansin niya ang paboritong sandals ni Ryza na nasa shoe rack sa gilid ng pintuan. Naroon din ang sandals na ibinigay niya rito. Ang dalawang yun lang ang madalas nitong isuot. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. I invited her for dinner tonight. Kung makauwi siya nung maaga, pakisabi nilang na maghihintay ako sa bahay. Anya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Nagpaalam na lamang siya sa babae. Naisip niya na parang may mali. Lumulan siya ng kotse at binaybay naman ang daan patungo sa music studio ni Ramon. Ngunit wala roon si Ryza.
Bari, kinukuyo mo sa kanyang puso ng mabagtanto na iniiwasan siya ng dalaga. Umuwi na lamang siya. 3 araw pa ang lumipas na hindi nagpaparamdam si Ryza kay Franco. Nawala na ang focus ng binata sa trabaho. Hindi siya nakatiis at sinugod sa studio ng mga ito ang dalaga. Oh, Franco, napadalaw ka ata. BCR namin ngayon. Bungad sa kanya ni Hilda nang magkasalubong sila sa labas ng elevator. I want to talk to Ryza, Hilda. Wait a minute. Akala ko ba nag-usap na kayo? Nag-usap para saan? I asked Ryza about her relationship with you. Sabi niya magkaibigan lang kayo at wala siyang balak na sagutin ka. Mas priority niya ang career, lalo ngayon na biglang trending ang unang kanta niya. Wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Nanggagalaiting sabi niya. Oh, sorry. Pero kung ako sa'yo, Franco, huwag mo naman nang abalahin si Ryza. Gusto mo siyang matulungan maabot ng pangarap niya, di ba? Gugustuhin mo ba na ikaw rin ang sisira nun? Ramdam ko kung gaano kagigil si Ryza na sumikat. Kaya huwag ka na magtaka kung bigla ka niyang iniwasan. Isipin mo rin ang karir mo. Hindi niya inintindi ang sinabi ng babae. Iniwan niya ito. Tumuli siya sa recording facility at naghintay matapos sa ginagawa si Ryza. Halos kalahating oras din siyang naghintay bago lumabas ng silid ang dalaga. Nagulat pa ito nang makita siyang nakaupo sa couch malapit sa pintuan. Franco, anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Let's talk outside, Ryza. Sumunod naman ito sa kanya. Huminto siya sa lobby ng 3rd floor na walang ibang tao. Anong problema mo sa akin? Bakit kailangan mo akong iwasan, Ryza? May mali ba akong nagawa? May mga nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Walang abog niyang tanong sa dalaga nang magkaharap sila ng malapitan. Bumakas sa mukha ni Ryza ang pagkabalisa. Sorry, kailangan ko lang talaga mag-focus muna sa pagbuo ng solo album ko. Anito. So, ignoring me may help you fulfill your goal? Hindi sa ganun, Franco. Diretsahin mo na ako, Ryza. Hindi ako tanga para hindi mahalatang umiiwas ka sa akin. Nagtaas na siya ng boses, ngunit lalo lamang sumidhi ang kirot sa kanyang puso. Lumamlam ang mga mata ng dalaga at biglang nanubig. Kailangan ko lang talagang gawin to, Franco. For your career? Fine, I understand, and I won't argue about it. Malinaw na sa akin kung anong mas mahalaga sa'yo. Good luck for your success. Sumusukong wika niya dahil wari sa sabog na ang puso niya sa labis na emosyon. Tinalikuran niya si Ryza. Franco, tawag nito. Ang tagal nitong magsalita kaya tuluyan na siyang lumisan. Hindi naman napigil ni Ryza ang paglukob ng sakit sa kanyang puso. Hahabulin pa sana niya ang binata ngunit hinarang siya ni Hilda. What are you doing, Ryza? Susuong ka ba sa malalang gyera sa showbiz? Handa ka ba? Usig nito. Napatda siya at biglang nanlumo. Wala akong pakialam sa showbiz. Gusto ko lang kumanta. Excuse me. Anya, bumalik na lamang siya sa recording room ngunit nawala na ang focus niya sa trabaho. Dahil sa sama ng loob ay hindi natapos ni Ryza ang pag-record ng 3rd kanta sa album niya. Nagmukmuk lamang siya sa kwarto ng 3 araw at umiyak. Kagigising lang niya nang magtawag ang kanyang ina. Ryza, anak, bumangon ka na riyan at kumain. Ani Rosenda. Bumangon naman siya at lumabas ng kwarto. 7:00 na ng gabi at nakabukas ang telebisyon. Showbiz balita ang naabutan niya. Anong nangyari kay Franco? Gilalas na tanong ni Ira. Kumakain na ito habang nakaupo sa couch. Bakit? Tanong naman ni Rosenda. Nawindang si Ryza nang maibalita na nag-cancel umano ng projects nito si Franco, maging ang teleserye nitong nasimulan kasama si Diana. Ayon sa manager ng binata, may pinagdadaanan umano sa pamilya si Franco, kaya nagpa siyang mag-quit sa showbiz. Sa halip na kakain ay napatakbo pabalik ng kwarto si Ryza at mabilis ang nagbihis. Saan ka pupunta, anak? Tanong ni Rosenda nang masalubong niya sa salas. Sandali lang ako, ma. Anya. Tumakbo siya palabas ng bahay at pumara ng taxi. Nagpahatid siya mismo sa bahay ni na Franco. Pagdating sa bahay ni Franco ay pinapasok naman siya ng kawaksi. Nadatnan niya sa lobby ang ina nito at bigla siyang hinawakan sa mga kamay. Kausapin mo si Franco, iha. Anito. Tumango siya. Nasaan po siya? Sa study room.
Nagtungo naman siya sa study room at diretsyong pumasok nang makita si Franco na nakahilata sa couch. Inatake pa siya ng nerbiyos nang mapansing nakalawit sa sahig ang isang kamay ng binata. Niyugyug niya ito sa balikat. "Franco!" Natatarantang sambit niya. Dahil sa ingay niya ay biglang nagising si Franco. Nagulantang sa presensya niya. Riza? Sambit nito. "Anong nangyari sa'yo?" Eksaheradong tanong niya. Umupo naman ang binata. Inayos ang suot nitong pulang kamiseta. Namumugto ang mga mata nito. "What are you doing here?" Tanong nito sa matigas na tinig. Kumalma naman siya at umupo sa sofa na katapat ng binata. "Nabalitaan ko na nag-quit ka sa showbiz. Bakit mo ginawa yun?" Maluhaluhang sabi niya. "I want to prove that I can give up my career for you. But now I'm unsure if it's worth it. Pero wala na akong pakialam. Kung ang career ko lang ang hadlang para mahalin mo ako, handa akong isakripisyo ang lahat, Riza." Emosyonal nitong pahayag. Tumayo siya at lumapit sa gawing kaliwa ng binata. Inusig na siya ng guilt. Hinawakan niya ito sa kamay at hindi naawat ang kanyang luha sa paglaya. "Patawarin mo ako, Franco. Ayokong masira ang karir mo kaya nagpa siya ako na iwasan ka. Pero maniwala ka, labag yun sa loob ko. Binalaan ako ng management tungkol sa kahihinatnan ng karir natin pareho. Hindi ko inisip na baka masira ang trabaho ko dahil kaya ko pa rin ipagpatuloy ang pagkanta kahit wala ang suporta ng malaking kumpanya. Ikaw ang iniisip ko, Franco. Ang layo na ng narating mo." Anya. "Sinabi ko noon, showbiz is not my comfort zone. I already had an investment with enough income to support my future family. Matagal na akong pinatitigil ni mami sa showbiz. Pero ayoko pa kasi marami pa akong projects. Pero simula nung nakilala kita, hindi na ako tumanggap ng bagong project. Kasi plano ko na talagang mag-quit, Riza. Ikaw ang pinipili ko kaysa kasikatan." "Sorry, naunahan kasi ako ng takot. Maraming nagsabi sa akin na malaking kasiraan sa pangalan mo sakaling malamang may karelasyon kang iba. Hindi naman magandang aalis ka sa showbiz na maraming tao ang galit sa'yo. Iniisip ko ang reputasyon mo." "At ang reputasyon mo?" "Hindi. Handa rin ako mag-quit sa karir ko, Franco. Nakilala mo akong raketera gamit ang talento ko. At willing akong bumalik sa ganun. Hindi ko na nga natuloy ang recording ng album kasi wala na yung inspirasyon ko. Ikaw, naisip kong tumigil na lang ang focus sa singing vlog. Para maniwala ka, bukas din ay magre-resign ako. Kakausapin ko si Sir Ramon. Hindi ko to gagawin dahil gusto kong depensahan ang sarili ko. Gagawin ko to dahil mahal kita. At mas pinipili din kita kaysa kasikatan at maraming pera." Ilang sandaling walang imik ang binata kaya kabado siya. Tumayo siya at nagpaalam. "Pupuntahan ko si Sir Ramon ngayon at sasabihin hindi na ako tutuloy sa pagganta." Anya. Kung kailan tumalikod siya, ay pinigil siya ni Franco sa kaliwang kamay. Hinarap niya itong muli. Tumayo na rin ito at diretso ang tingin sa kanyang mga mata. "Alam ko, Riza. Ramdam ko na mahal mo rin ako. Nasaktan lang ako dahil kahit mahal mo ako, hindi mo kayang panindigan. I patiently waited for you to be ready. But in the end, you will give up without assurance. Iniwan mo ako sa ere." "Hindi yun ang gusto ko, Franco. Wala akong choice. Overwhelmed ako at nalilito sa mga nangyayari. Plus may management ako na dapat sundin. Hindi ako sanay sa ganung buhay. Mas sanay akong maging malaya sa pagdedesisyon." "Pero ngayon may choice ka na. Hindi mo kailangan tumigil sa pagkanta. I will support you. Pero magpakasal ka sa akin, Riza." Natigilan siya. Kasal? "Oo. Ito ang matagal ko ng plano. Ang mag-quit sa showbiz at pakasalan ng babaeng mahal ko. Hindi ko ito matutupad kung wala ang approval mo. Will you marry me? I know it's too fast at hindi mo pa ako sinasagot bilang boyfriend mo. Pero ayoko sayangin ng pagkakataon. Please marry me, Riza." Tila na hypnotismo at walang bakas ng pag-aalinlangan sa isip ng dalaga. Nang magmakaawa sa kanya si Franco, nausal niya ang kanyang sagot. "Oo, magpapakasal tayo. Basta huwag ka nang magalit sa akin. Hindi ko kaya. Nasanay na akong palagi kang kasama, kausap at nakikita." "Hindi ako galit sa'yo, Riza. Nadismaya lang ako." Napahagulgol siya at walang imik na yumakap sa binata. "Babawi ako.
pakakasalan ka agad kita. Sorry kung nadismaya kita. Hindi na mauulit. Anya. Thank you. I love you so much. Mahal na mahal din kita. Humigpit ang yakap sa kanya ni Franco. Matapos na magkasundo ang magkasintahan, ay formal na namanhikan si Franco sa pamilya ni Raiza. 2 buwan na nga lumipas ay nagpa siya silang magpakasal. Gulantang ang mga fans nang pumutok ang balita tungkol sa kasal nila. Marami namang fans ni Franco ang natuwa para sa kanila. Nalinaw na ang mga ito tungkol sa inilabas na statement ni Franco na wala itong relasyon kay Diana. At love team lamang ang mga ito dahil ang mahal talaga nito ay si Raiza. Patuloy pa rin ang pagkanta ni Raiza at lalo pa siyang sumikat dahil sa kontrobersya at husay niya sa pag-awit. Wala rin nagawa ang management ni Ramon kundi ang suportahan ng relasyon niya at ni Franco at pangalagaan ng karir niya bilang isa sa sikat na talent ng studio nito at may pinakamalaking na iaakyat na income sa kumpanya nito. Suportado siya ni Franco sa karir niya, lalo't hindi na ito bumalik sa pag-aartista. Nag-focus na ito sa mga negosyo. Masaya sila sa kanilang naging desisyon. Nahirapan man si Raiza noong una dahil superstar ang minahal niyang lalaki, sa huli mas nanaig pa rin ang pagmamahal nila ni Franco sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Binayayaan sila ng malusog na anak na babae. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.